Isang kidnap victim ang nakatakas mula sa mga dumukot sa kanya sa Bacoor, Cavite. Nakapagsumbong po yung biktima sa motoridad at naaresto ang mga suspect. May ulat on the spot si Emil Sumangis. Emil? Kaya naka-position tayo ngayon dito sa harapan ng sinasabing safe house ng mga suspect na kani-kanina lamang ay nilusob at ni-raid ng mga kagawad nitong Cavite Police Provincial Office. Pia, pinaniniwala ang nabuwag na ng pulisya ang isa sa pinakamalaking kidnap for ransom group sa buong Pilipinas matapos ang operasyon niya kanina. Alas 7:30 ng umaga kanina nang madakip ng Cavite Police Provincial Office ang pinuno at mga miyembro ng Felizardo Pagulayan Kidnap for Ransom Group sa loob ng isang subdivision dito sa Bacoor, Cavite. Ayon sa report ng Pulisya Pia, nakatakas mula sa safe house na ito ang kidnap victim. Nalawagan di umano ang posas nakatalon sa bintanang butas saka nakapag-report sa barangay police. Mula rito, isang operasyon na ang nilunsad ng pulisya. Tatlong suspect Pia ang nadakip kabilang ang leader na si Felizardo Pagulayan, kabilang sa top 10 most wanted sa buong Pilipinas dahil sa sinasabing kidnapping for ransom operation. Ayon sa inisyal na ulat ng Pulisya Pia, 60 million pesos ang ransom na hinihingi ng mga suspect sa pamilya ng biktima. September 18, sinasabing dinukot ang biktima na may negosyong small-scale mining. Sa mga oras na ito, Pia, cleared na yung area. Ito yung sinasabing safe house nga ng mga suspect. At yung mga suspect ay dinala na ng mga pulis sa provincial office ng Cavite. Yung mga ebidensya ay dinala na rin dito sa PNP Soko. Ilan nga doon sa mga nakuha, yung mga baril, bala, yung mga cellphone na durog. At meron pang nakuhang cellphone na sinunog doon sa likod bahay. At ayon sa initial na impormasyong ating natanggap mula dito sa Philippine National Police ay talagang sadyang dinurog at sadyang sinunog itong mga telepono para hindi na matrace yung iba pang ebidensya nitong mga suspect, Pia. Maraming salamat, Emil Sumangis.